ito po yung mga sweets na itatry natin. Salamat po pala dun sa nagbigay ng mga sweets na i-food review ko ngayon. Ito po ay galing kay Amlet at actually sinyer niya lang po yung sa akin. Hindi ko po alam kung saan ang galing yon, kung saan niya binili or kung may nagbigay sa kanya nun. Pero yun po ang ating i-review for today. So iba-iba po siyang klase, iba-ibang sources. Merong mga galing sa Japan. Merong yata sa China. So, itatry po natin sa lahat. At sasabihin ko po sa inyo kung anong lasa niya. Bago po natin itry yung mga sweets na pinakita ko, mag-pray po muna tayo. Dear Jesus, thank you for this food. Bless it now for health and strength. Amen. Hi friends! So, we are going to try the sweets that I just showed you earlier. I don't know which one to try. First, I've been wanting to try this shallot o chocolate. Okay, I don't know if I pronounced that right. So, this is the cake inside. It's like, the texture is similar to a chiffon cake. And yun, makikita natin na meron siyang dalawang klase ng cake sa loob. Tsaka tapos may cover. So, we'll try it. Spongy rin siya. Lalo na itong sa loob na cake. Itong sa loob na cake na to, mocha siya. Na may konting chocolate. Ayan o, meron siyang chocolate filling. Tapos itong sa labas niya, outer cover, hindi ko sure kung vanilla siya. Or para lang din siyang bread, yung texture niya. Yan o. Wala siyang lasa. Actually, hindi siya vanilla. Pero, masarap siya. Slightly sweet. Kasi yung mocha sa loob, very pillowy. Ang texture niya, spongy. Tapos nag-a-add din ng chocolatey taste yung ano, yung feeling. So masarap siya talaga. Next, ito try naman natin tong Atelier du Sucre. Hindi ko rin sure kung tama yung pronunciation ko. So, subukan natin. Cookies siya. Dalawang pirasong cookies sa loob. Chocolate cookies. I thought in the beginning hindi siya masarap, pero masarap pala siya kasi sa loob meron din siyang chocolate filling pa and dark chocolate ang ginamit dito, so hindi siya nakakaumay, hindi rin siya matamis, and yung texture niya is very powdery. Hindi ko maalala yung ano eh, yung biscuit na similar sa ganitong consistency, kasi pagkagat mo sa kanya para siyang powdery talaga. Pero powdery, grainy, ganyan. Pero sa end, dun mo siya may enjoy kasi malalasahan mo na yung feeling niya. Compact siya pero very light. Yung ganong ano, biscuit. Masarap din siya. Ito, same din ang brand. Try din natin. Hirap banggitin yung ano, pangalan. Baka mamali pa ako.
So, in each pack, meron siyang parang ganito para hindi magpawis yung food. Parang silica gel. Which is maganda kasi ma-maintain ng freshness ng food. So, try po natin. Ganito yung loob niya. Yung loob niya, parang wet siya. Hindi ko masasabing moist siya kasi hindi naman siya, hindi, parang ano, heavy na cake na wet yung ano, yung pinakaloob. Pero sa top, dry naman. Pero ang initial taste mo is malalasan mo yung butter at saka yung sweetness. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Dahil wet niya siya, parang malagkit siya. Ngayon, meron local sweet na ganito. Ano eh. Ganito yung consistency. Yung basbusa. Kasi after ma-bake nun, binubuhusan nila ng ano, parang cooked sugar. Kasama ng water. Parang syrup yun. So parang ganun, ganun yung ano, texture niya sa loob. Very dense, very heavy sa stomach. Next, try naman natin to. Hindi ko siya alam. Parang Japanese characters. Itong, ano, pinanggalingan ito. Siguro Japan. Hindi ko sure. Try natin. Same, meron din siyang parang silica gel. Pero for food. Tapos, ayan, para siyang dalawang pancake na merong ano to? Beans, yung red beans na may red beans. Para siyang burger, red bean burger. Ayan yung ano niya, tsura niya sa labas. Amoy yung red bean. Ano siyang red bean? Sa palibot, tapos merong matigas sa gitna. Hindi ko alam kung ano to. Yung sa top niya, tsaka sa bottom. Kasi yung texture nga ng pancake. Tapos, tikman nga natin. Yung pancake may slight sweetness na. Tapos yung red bean, merong very little sweetness. So, kombinasyon ng dalawa, medyo na-increase na yung sweetness. Tapos, try natin ano ba to kung nasa gitna. Parang chestnut. Parang siya sweet potato. Ganun yung lasa niya at consistency. Ito yung sweet potato. Matamis talaga. Yung pancake, soft and spongy. Tapos yung red bean, may mga konting buo-buo siyang pieces. Tapos, pag kinain mo siya together, pati yung sweet potato, natamis talaga siya. Tsaka, yung pancake medyo moist. Ito po yung next na tatry natin. So, open na natin. Galing Japan din po. Medyo mahirap buksan. Ayun, dali lang palabas sa itir. So, ganun din po. Meron din siyang parang silica gel. Then, ganito ang itsura niya. Hindi ko matamis din po. Yung texture niya similar din nung dun sa kanina na parang moist and dense. Pero iba ang lalalasahan ko dito. Ibang flavor niya. Parang sweet potato ang lasa nito. So, ibang klaseng ano din siya. Cake. Ibang flavor niya. And slightly sweet. Hindi kumpara, hindi katulad ng pancake kanina. Sobrang sweet talaga yon. Eto, siguro kalahati ng sweetness. Eto naman yung last na tatry natin. Parang chocolate siya, white chocolate. Galing siya sa Lamare de Chaya. Hindi ko alam kung paano pronouncing yan. Ayan na lang. Pakitingin na lang. Try na po natin. Meron din po siya uling parang silica gel sa loob.
biscuit siya na merong feeling na chocolate sa loob. Try natin yung biscuit lang. Yung biscuit po may lasang orange. Very crunchy. Try na po natin yung feeling at saka yung cookie. Mas dagdo-dominate po yung lasa ng chocolate kaysa dun sa orange. Try nga po natin yung chocolate lang. Yung chocolate po, very creamy. Hindi po ganun ka-strong yung chocolate flavor niya. Hindi rin po siya ganun ka-sweet. Parang yung mga mild na chocolate. Actually, masarap po yung chocolate lang. Sakto lang po yung tamis niya. And, sinabay dito sa parang chocolate biscuit. Kaya, maganda yung texture every bite. Sinamahan ng creaminess nung chocolate. Pero overall, hindi siya ganun ka-sweet. And yun nga, very crunchy, crispy yung biscuit. So, marami po tayo na-try today. Iba-ibang texture, iba-ibang lasa, iba-ibang level ng sweetness. Pero, ang pinaka, nagustuhan ko yung una kong tinry na parang sponge cake. Yun yung sa akin, pinaka the best. Tapos, susunod yung chocolate cookie na maliit. Kasi nagulat ako dun sa flavor nung nasa loob. Meron pa pala siyang dagdag na pasabog. Tapos yung iba, parang pantay-pantay na lang sila. Kasi similar yung texture, tsaka yung ano, level of sweetness, mas sweeter siya kaysa dun sa iba. So, sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalilimutang i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga current videos ko. So hanggang sa susunod na video ko po, ito po si Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!